lagi na katingin sa may dyaryo, sa may mahabang dyaryo na medyo mamahalin si Will. Tumitingin siya doon ng mga listahan ng mga medyo mayayaman ng mga babae. Oo, yun ang target niya. Simula kasi noon, simula sa pool, mayarap na siya. Pero may tsura. Ginagamit niyang ang itsura niya para makuha ang gusto niya. Napag-college din naman siya, accounting. Ngunit hindi naman siya nagtuloy ng pagkuha ng CPA board exam. Kumayot siya kasi ng kumayot. Marami siyang utang na babayaran. Hindi na siya napag-review hanggang sa mawala na yung sa isip niya. Madali siyang ma-hire sa trabaho, ngunit hindi kinaukuha yung gusto niya na malaking sahod. Bitin pa rin sa kanya yon. Marami siyang babayaran sa kanyang mga kamag-anakan. Naranasan niya noon na kapag wala siyang trabaho, hindi siya kinikilala ng mga to. Tinitira lagi sa kaldero, tutong. Pero pag may hawak na siyang pang-medical, na ibig sabihin ay malapit na siya magkaroon ng trabaho, hinahain na siya ng kanyang tiyahin hanggang sa makapagbayad na siya ng mga utang-utang niya rito at bumukod na. Nangupahan muna siya sa may kung saan-saan kahit maliit lang basol niya. Una niya naging syota yung isang matrona na nakilala niya sa may bar. Nagtrabaho siya rito at katakataka na mga lumipas na mga buwan ay kinasal sila. At ayun, ibali-balitang namatay yung matronang yun. Pero meron itong karandaman ng sakit. Alam naman yun ni Will, kaya pinakasalan na niya. Hindi naman gaano mayaman ito. May-ari ng bigasan, pero sa kanya napunta yung mga pera pagkamatay nito. Sa isang ballroom dancing, pumesto siya doon. May nakilala rin siyang matandang babae. Nagiliw na dilaw sa kanya. Sabi sa kanya ng waiter, "Sir, gusto po kayong makilala ng tabay turo sa may edad na mabae, siguro nasa 55 na." Tingin na sa kanya mga tao habang nag-uusap silang dalawa. "Pogi, ngayon lang kita nakita rito ha," sabi ng matrona na matanda na talaga, at least. Sa totoo lang. "Oo po. Hanggang sa kinabaliwan siya nito. Lahat ng gusto niya nakukuha niya. Hanggang sa nalaman din niya na meron din tong malaking tinatagong pera sa kahan nito." Dumaan ng ilang buwan, namatay din ng matanda. Lagi naman ang periodiko si Will. Medyo kasi kilala na yung mga nagpapangasawa niya lagi. Sa karisma nito at sa dating niya, marami sa kanya nagkagusto. Naging oportunista si Will, sa totoo lang, habang tumatagal. Nakarating ito sa 2 pulis na investigator. "Pare, kapag lagi may namamatay na mamatron na eh, sa totoo lang ha, sorry for the word, pero itong lalaki na to, ah oo, lagi naman nangyari mo. Siguro ito target ng mga to. Pero wala pa naman tayo may kaasa dyan." "Oo nga eh." Katawal na yung dalawang investigator. Sa isang sayawan, may nakakita si Bill na isang hindi na matanda, syempre. Isang magandang babae na napaka-sexy at maganda. Nakakuha ito ng atensyon niya. "Malimit ka ba rito?" Lapit rin siya sa bar. "Minsan lang kapag nagre-relax," sabi nito.
Okay. Hanggang sa nagkausap-usap mo sila. Hanggang sa nauwi sa isang mainit na eksena. Nag-check-in sila sa isang motel. Doon pinagsaluhan nila ang alab ng kailang damdamin. Lumipas ang mga araw sa Divina na nakausap ni Will. Kinasal sila. Nasa isip niya, buti hindi na may matanda yung katabi ko. Ingiti-ingiti siya. At lalo pa siyang natuwa dahil sa nalaman nito na mayaman din naman ito. Pero nung tumagal, nagpakasal sila. Meron itong kontrata na binigay bago sila ikasal na ikinadismaya niya. Pre-nuptial. Pre-nuptial agreement. Ibig sabihin, hindi mapupunta sa kanyang kayamanan ng babae. Doon siya nadismaya. Ang opportunista na wala ng opportunity. Galit na galit siya. Parang naging mahalaga lang kung wala'y pera. Hindi ng babae. Naging sakit na niya ito. Pagkatapos nun, napapansin niya kapag natutulog sila mag-asawa at nawawala yung babae, bumabalik ito na para bang lagi tumingin ng nguya o busog. Kapag kinahayinan naman na ito sa katulog niya, katulog nila sa bahay, hindi naman ito nakakain tuwing gabi lang. May pinagtataka siya kung bakit. Isang beses, nag-CR siya. May napansin sa bibig nito. Hindi niya alam kung nalimpungan ito siya o ano, pero may nakita siyang nakalawit na hintuturo ang daliri ng tao sa bibig ni Divina. Napilitang natulog si Will. Doon lang sa baba, malapit sa may bar. Hindi siya nakatulog. Lumaan ng mga ilang oras. Hindi siya tinalo ng anto. Para bang gusto na niya umalis sa bahay na yun. Maya-maya, tumindig ang balibo ni Will lang. O, anong ginagawa ng asawa ko rito sa baba? Di ba ako tatabihan? Sabi ni Divina. Ha? Matagal na tayo naobserbahan, Will. Sabi ng asawa niyang babae. Si Divina. Kinagat niya ang dalire na nasa bibig niya. Lilunok. Napalunok si Will. Doon niya napagtanto na hindi guni-guni ang kanyang nakita kanina lang sa bibig nito. Sarap na sarap pa ito habang dinitila yung daliri niya. Divina, lumapit sa kanya. Alam ko naman mukha kang pera. Hindi mo makukuha ang pera na angka namin. Wala na akong pakanabang sa'yo. Hanggang sa isang malakas na sigaw ang dumagundong o umalingaw-ngaw sa mansyon. Kinain ni Divina ang puso ni Will at nalagutan nito ng hininga. Habang nalalagutan ng hininga si Will, napagtanto niya na isa palang aswang ang kanyang napangasawa. Kinain ng puso nito bago unti-unting lumalabo o pinipigit ang mata ni Will. Habang nakikita niya na nakakadire at nakakarimarim ang sitwasyon, ang pagkain ni Divina sa puso niya na hindi naman totoo, puso ng isang oportunista na minalas sa tao ring oportunista para kumain ng kanyang lamang loob. Nagsisi man si Will, huli na, nabiktima rin siya ng kanyang pagkaganit. Doon siya nagwakas.